Guys, welcome back to my channel, Iris Pobabier. Maaga ako ngayong nagising kasi bala kong magluto ng gelatin kasi gagawa ako ng mango jelly. Pero bago natin gawin yan, ipapakita ko muna kung ano yung ginagawa ko pagkagising ko sa umaga. Kumiinom muna ako ng maligamgam na tubig na mayroong lemon at saka garlic at ginger. Simulan na natin ang ating umaga. Yung mug ko nandito sa loob ng reza. Ito siya. Lalagyan na natin tubig na maligamgam. Ito tubig mainit. Pang matanggal siya ng mga toxin sa katawan. At pang pabata din. Char lang. Mainit siya kainip. Magandang uminom ng mainit na tubig tuwing umaga habang hindi pa nag-aalmusal. Kasi yung ating katawan, yung ating bituka, nalilinis siya. Tapos kung merong mga sibo-sibo dun sa ating bituka, natutunaw siya ng maligamgam na tubig, tapos nailalabas na siya. Tapos kung mayroon ding kolesterol ang ating dugo, pwede siyang tunawin ng maligamgam na tubig para gumanda yung daloy ng ating dugo. Kaya gawin nyo ito araw-araw, magmaligamgam na tubig, may lemon, garlic at saka ginger. Ito din ang sikreto ko para magmukha pa rin bata kahit matanda na yung edad. Ito lang. Guys, naubos ko na yung maligamgam na tubig. Kaya balik na natin ito sa rep. Para bukas uling umaga. Pinawisan ako. Tingnan mo. Grabe ang pawis ko ngayon. Kasi para siyang na-detox ng maligamgam na tubig. Na-detox ang ating mga toxin sa loob ng katawan. Kaya maganda din na uminom ng maligamgam na tubig sa umaga. Kumbaga parang na lilinis ang ating katawan. Lilinisin ko muna itong stove kasi hindi ko siya nalinis kagabi. Sobrang antok ko na kagabi. Kaya dumiretso na ako ng tulong pagkahapon na namin. Kaya lilinisin ko muna ito bago ako gumawa ng gelatin. Ayaw ko kasi nung masibo-sibo siya dito sa stove. Yung mga talsik ng mantika pag nagpriprito ng mga isda, naiimbak siya dito. Pasensya na kayo guys, ito lang ang aming kusina, sobrang liit. Maliit lang kasi yung upahan naming bahay, kaya ito lang talaga ang aming nakayanan, upahan. Siyempre, kailangan din natin punasan ang ating lagayan ng stove para malinis bago tayo magluto. Charan! Malinis na! Guys, ito ang gagamitin ko sa pagluto ng gelatin. Mr. Gulaman! Charan! Lutuin na natin! Basahin natin ang procedure kung ilang cups.
Prepare 6 cups of 1.5 liters of water. So, maglalagay tayo ng 6 cups. Wala akong cups dito. 6 cups. Ito na lang ang gagamitin ko. Wala akong cup. Gagawin ko na lang siyang 5 lang. 5. Ginawa ko lang siya guys na 5 lang nito kasi medyo malaki ito kaysa sa cups. Kaya 5 lang siya. Intayin lang natin guys kumulo yung ating mainit na tubig para ilagay yung gelatin. Kaya habang nag-iintay tayo na kumulo, mag-exercise muna tayo. Ito yung ginagawa ko tuwing umaga talaga. Nag-i-exercise. Ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tig-sampu-sampu lang. Nakakapagod din. Ito yung naisip ko na gawing barbells kasi mabigat rin naman siya. Kaya kung kayo'y mayroong empty bottle sa inyong bahay, pwede nyo rin gawing barbells. Tapos habang nagluluto-luto kayo, mag-exercise tulad nito. Guys, check muna natin yung ating ininit na tubig kasi kumukulo na siya. Ilagay na natin ito. Halo-haloin lang natin siya para hindi magbuo-buo yung gelatin. Kasi pag hindi hinalo, nagbubuo-buo siya. Ayan siya guys, oh, kumukulo na siya. Hahalo-haloin lang natin siya para hindi siya magbuo-buo. Kasi pag hindi siya hinalo-halo, magbubuo-buo siya. Lagyan lang natin siya guys ng asukal para medyo may lasa siya. Brown sugar ang gagamitin ko. Sa mga nanonood dyan na hindi pa nakakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel. At huwag nyo rin kalilimutang pindutin yung aking notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload ko na video. At huwag nyo rin kalilimutang i-like, syempre, aking video. Dagdagan natin guys, ang sugar parang mamaya lalasahan ko siya. Pero okay lang siya na hindi matamis-tamis kasi kahaluan pa naman siya ng gatas. Kaya tama na yung sugar na nilagay ko. Ang pangit ng kusina namin ano. Pagpasensyahan nyo na guys ha. Talagang mahirap lang kami. Hindi namin kayang huminta sa magandang paupahan. Ito na ang pinagtsatsagaan namin. Maganda rin naman siya. Up and down. Kaya lang ay parang maliit. Kasi nagsama na yung kusina at sala. Hindi lang kami umaalis dito kasi comfortable na ang lagayan namin dito. Parang safe baga. Lahat ng kapitbahay namin magkakakilala na kami. Kaya dito lang kami tumagal. Charan! Ito na guys yung niluto ko na gulaman or gelatin. Kakayurin ko na siya. Gagayatin ko na lang siya guys kasi naliliitan ako dun sa pangkayod.
siya, guys. Ang unti ng paninim na gayat ko siya. Pero, baka dumami pa ito mamaya pang nilagyan ko ng kapis. At saka yung mangga. Ang next natin gagayatin, guys, ay itong mga mangga para halo din natin. Gagayatin natin ang pati dito. Tapos, kukutsarahin natin siya. Gagawa tayo, guys, ng minatamis na sago. Ilalagay natin sa mango jelly. Ito, guys, ready na ang ating gagawin. Mango jelly. Meron tayong gelatin, sago, ginayat na mango, creme dinsada, at saka dense. At saka cheese na kaunti. Ayan na siya, guys. Ready na. Isunod natin ang condensed na gatas. Isunod natin ang cheese. Halo-haloin lang natin para magsama ang lahat ng ingredients. Ayan, guys, ito na ang aking ginawa na mango jelly. Ang dami pala niya. Halo-haloin lang natin hanggang mag-mix ang gatas, sago, mango, at saka gelatin. Tapos palalamigin natin sa rep ng ilang oras. Para mamayang tanghali, ready na siya sa dessert. Hanggang dito na lang ang aking vlog. At kung nagustuhan nyo, bigyan nyo po ako ng like at comment. At huwag nyo pong kalilimutan na isubscribe ang aking channel, Iris Pababier. And don't forget to tap the notification bell para lagi po kayong manotify sa tuwing may bago po akong upload na video. Maraming salamat po sa inyong panunood at mabuhay tayong lahat.